May utang na nga kayong 15 billion. Tapos si Bill Gates nag-donate pa. Tapos, ibinenta mo pa ang divisorya? Grabe. Sa loob ng 3 years, ganyan ang ginawa mo sa Maynila? Kawawang Maynila. Hello mga nongis! What's up, what's up? Ito po ulit ang inyong lingkod na si Rainsky at welcome po sa aking vlog. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and ring the bell notification para maging updated ka sa aking mga bagong videos at vlogs. Ngayon mga nongis, it's another day and another reaction video para po sa ating idol na si Ben Barubal. And itong video na i-react natin ay si Yorme pa rin dahil sa pagkakabenta niya sa Divisoria. Kaya hindi ko na po ito patatagalin pa. Tara po, samahan niyo ako at i-react natin ang video na ito ni Ben Barubal. Ay nako, sa Maynila may istorya. Bakit mo binenta yung government property yung Divisoria? Sunod na ibebenta niyan, luneta. Pag nabenta niya na lahat ng lugar, sabay iskerda. Malaki siguro kita sa Divisoria, kaya niya binenta. Government property yan, hinayupa ka. Stop. Ang tanong. Tama si Idol Ben doon na ang Divisoria ay government property. Public market ang nandoon eh. Kaya anong rason para ibenta ito, 'di ba? Go. Divisoria lang ba? Nako, i-double check niyo yung Intramuros sa Luneta. Ang dami mong ibebenta, pwede naman si Mocha, si Yaki Bayola, si Nino Barsaga, si Coach Oily saka si Dada. Si Raulo ka talaga. Umutang ka na ng 15 billion pati Divisoria binenta mo pa. Partida si Bill Gates nagdun. Tama na naman. May utang na nga kayong 15 billion. Tapos si Bill Gates nag-donate pa. Tapos, ibinenta mo pa ang Divisoria? Grabe. Sa loob ng 3 years, ganyan ang ginawa mo sa Maynila? Kawawang Maynila. Go. Pa! Sa loob ng 3 years yung Maynila, papatayin mo. Mas matindi ka pa kay Cory Aquino. Kung yung Meralco binigay niya, yung Divisoria binenta mo. Magpapiano na naman to sa presinto, sigurado. Sa history ng Maynila, ito yung pinakademonyo. Hindi malayong pati gobyerno, ibenta neto. I-check niyo yung City Hall, baka binenta na rin neto. Sarap magmura, no? Pati Divisoria binenta, no? Tama. Siya lang yung bukod-tanging mayor na Sa dinami-rami na naging mayor ng Maynila, siya lang ang bukod-tanging gumawa niya na ibinenta at pinakialaman ng Divisoria. Pwede naman yung ginawa mo noon na nilinis mo Maynila eh. Pero yung para ibenta mo, mukhang hindi naman yata tama na yon, Yorme. Go. Mukha niyan, no? Ang kapal ng mukha, no? Kaya naman pala, galing sa hirap eh. Taga Barangay 123 nga eh. Yung Maynila, ibabaon sa hirap eh. Ganyan nga paglaki sa hirap eh. Dang kapal ng mukha ni Mayor. Biruin nyo, binenta sa private sector. Stop. Ano kaya to? Kita mo na. Sa private sector mo pa, ibinenta ang isang government property. Ayos sa diskarte talaga, Yorme. Go. Patak pa ng kabilang parlor. Dapat sa mayor nyo, kinukulong sa iwahig. Eskerda pagkatapos kumamig. Hoy! Hoy, mga taga Maynila! Magsigising na kayo habang may isang buwan pa. Habang sinisigaw niyo yung isko, natatawa siya. Pag may sumasang ayon sa kanya, baka pati luneta ibenta niya. Baka pag natalo to, pumunta din to ng Europa. Siyempre, sisibat siya pagkatapos niyang gahasain yung Maynila. Grabe pa sa grabe to. Stop. Wala nang mas deparito. May panawagan si Idol Ben para sa mga taga Maynila.
Eh, kung ako sa inyo, huwag nyo nang konsentihin pa ito. Kung ganyan na nga ang ginawa sa inyo, within 3 years na panunungkulan niya, eh, sana naman makapag-isip kayo, lalo na pagdating sa halalan. Eh, hindi malabo na mas malala pa magawa nito pag siya na po nakaupo. Nasa inyo po yan. Go! Wala nang mga suki, binenta, divisorya, milyon, milyon, bilyon, bilyon, at iba pa! Tapos ito, ha? Ito, residente nyo, ilabutan kayo. Itago nyo na si Vice Mayor Lacuna, baka ibenta rin ito. Ay, kasabot pala to. Patay Malaysia, maang-maangan, kasabot pala to. Alam nyo kung anong bagong tanong ng Maynila? Nais ko na ba kayo? Nais ko na ba kayo? Oo, nais ko na ako. Ikaw, nais ko ka na? Montik na akong maisko. Sa amin? Ang daming naisko sa amin. Ito nga, kakaisko lang sa akin. Kayo, gusto nyo rin maisko? Baka balang araw, ganyan din sabihin nyo. Kaya wag na kayong magpaisko. Alam nyo nang nagkakaiskuan sa Maynila, magpapaisko pa kayo. Mga isko kayo ng ina nyo. Hala, sige, benta! Pag nagtagal pa yung mayor nyo, baka yung mga taga-Maynila maging dayo na sa Maynila. Taga-Maynila ka, tapos dayo ka. Baka bigla ka magulat, papalayasin ka ng bagong may-ari ng Maynila. Ano, putragis ka, magsiswitch ka? Baka kakaswitch mo, pati lugar magswitch ka. Kaka 2 joints ng mayor mo, mag-ingat ka. Baka yung tinitiri ka ng bahay mo, may-ari na. Kaya nga pag natalo yan, hindi natatakbo. Hindi pa ba malino sa inyo yan, mga gogo? Pag natalo yan si Isko, pati yung vlogger niya magtatago. Yung binenta yung divisorya, baka yung mga vlogger niya may porsyento. Kaya pansinin nyo, di na makaalis yung mga loko. Tapos lilipat na naman, tapos lilipat na naman uli. Tapos lilipat uli, tapos lilipat uli. Ang pa-plastic nyo. Baka yung sila elektrika kulang pa sa vlogger nyo. Sa panluloko ng tao. O baka kaya binenta yung divisorya kasi wala nang pambayad sa mga bobong vlogger nyo. Ang mamahal na nga, ang bobobo pa. Yung 10% na survey, lalong bumaba. Naisko na ako kahapon eh. Eh gusto ko pa magpaisko uli. Ang saya-saya kasi magpaisko eh. Pupuntahan ko nga yung mga kamag-anak ko eh. Baka magpapaisko din eh. Alam nyo naman o, baka alam nyo naman, magkaling yung magbaligtad ng kwento. Sasabihin na naman fake news, sasabihin naman politika. Ito na mga nung... Kayo, naging biktima dyan sa... Pagka nagsasabi tayo ng totoo, ang depensa ng mga troll nila, fake news. Stop. Oo. Ganun talaga. Ang depensa nila, fake news. Ganun nila dinadivert ang storya. Kaya, ang gagaling din eh. Gagaling din magsalita. Pero sana, wala naman silang nabobola at napapaniwala. Go. Kung yung nagsasabi ng totoo, sasabihin nila, fake news, kahit may ebidensya. Pag sila nagsasabi na magnanakaw, tuwan-tuwa pa kahit walang ebidensya. Di ba parang tanga? Itong hayop na isko na to, ang lakas magpabango. Siya pala tong maraming baho. Baka pati intramuros, ibenta mo. O nabenta na. Baka sa susunod, wala namang pasyalan dyan, puro private na. Stop. Yun ang nakakatakot. Kasi, kung ang divisorya nagawang ibenta, hindi malabong pati yung iba pang mga government property dyan sa Maynila na magagandang lugar eh, maibenta din. Ito na yun eh, nasampulan eh, ang divisorya. Kaya, nakakatakot. Mag-isip kayo, mga taga Maynila, go. Gunyo na rin yung orasan sa City Hall, baka ibenta niya. I-check niyo yung kalabaw sa Luneta, baka nabenta na. Napakahayop talaga. Kaya pala nilinis yung Maynila kasi ibebenta. Ang sarap sumigaw ng shit. Yung mayor nyo kasi napakalupit. Tapos saan nyo ililipat? Sa Pretel Market. Yung mga vendors, kala mo, Ginego Latigo yung puwet. Alam mo laro ni Isko? Pakapalan. Kahit ano, papasukin na ito basta pagkakapirahan. Siya yung mayor na tumama sa bingo. Kawawa yung mga vendors dito. Kakasigaw nyo ng Isko, ayun, benta dyan, benta rito. Sabi niya pa, makakain ba daw yung pagkakaisa? Bakit? Makakain din ba yung Manila Sunya? Pag sumayaw ba siya ng dying inside, mabubusog ka? Baka yung tondominium pakain ko sa kanya. Grabe naman yung mayor nyo, walang puso. Masyado nyo kasing kinonsinte, ayan, umabuso. Akala nyo, tiwa yan? Abangan nyo, bagsak nyan, kalaboso. Ang masakit dito, baka pati si Lacuna makalaboso. May sinumpaan sa lansaya ang mga vendor na hindi sila kinonsulta. Pwede ba yung 50 years, 60 years ka na nagbebenta dyan, nanay mo pa, tatay mo pa, hindi ka man lang sasabihan, uy, ibebenta na namin yung palengke nyo, ha? Stop. Oh, grabe. Hindi man lang kinonsulta yung mga nagtitinda dun sa divisorya. Sana man lang, di ba? Kasi unang-una,
yung mga vendor diyan, isa yan sa malaking source of income ng ano, ng Maynila. Kasi ano eh, sikat na public market yung part ng Divisoria na yan eh. So, nagbabayad ng taxes yung mga nagtitinda diyan. Ang dami niyan. Tapos ganun lang ginawa. Kawawa naman 'tong mga tindero-tindera sa ano, Divisoria. Go. Uy, Mayor! Hindi ka na naawa sa mga vendor. Saan napunta yung pera? Hayop ka, Mayor. Tinalo mo pa yung buhaya na si Lolong. Dapat ikaw ilagay sa museum, hindi si Lolong. Hindi ka na naawa sa mga nagtitinda. Ang liit na nga lang ng kinikita nila, kinuha mo pa. Kala ko ba galing sa hirap ka? Bakit parang pahirap ka? Tapos, yung mga dating mayor mo, binatikos mo pa. Eh, mas masahol ka pa pala. Nilubog mo na nga sa utang yung Maynila, pati public market, binenta mo pa? Sa mga... Oh, tama yun. Nalubog na sa utang kasi 15 billion na utang ba naman yan eh. Tapos eh, nagbenta ka pa ng public market. Grabe. Ang galing talaga ng diskarte mo. Go. Naggagagawa mo, kala mo makakasibat ka? Tapos yung mga bobong vlogger mo, papalakpakan ka pa? Binenta mo na yung public market tapos proud pa sila? Abay, mga hayop sila. Kasama ka. Wala kang pinagkaiba kay Satanas, gamit ng gamit kay God. Yung pala yung kademonyohan mo sa God. Bakit binita mo yung palingki? Ayan o. Hindi na namin alam kung nakakaawang vendor. Anak namin. Araw gabi nagdinda kami. Kaya na ginawa niyo sa amin. Hindi mo lang kayo nagsabi yung kaibintan niyo. Kami nawala na kami buhay ngayon. Ngayon, nabili na ng pistina. Ang sabi mo sa amin, taasan daw nila ng upa-araw-araw, gawin daw nilang 130. Pandemic ngayon, sir! Saan po kami kukuha ng ibabayan? Hindi ka na naawa sa mga tagamay... Nakakaawang tindera. Panahon ng pandemic, ganyan na nangyari. Tapos, sasabihin mo sa mga tao habang tumatakbo kang bilang presidente na magaganda ang mga plano mo. Nagaling ka sa hirap, kaya ang focus mo yung mga mahihirap na tao din. Pero ano to? Hindi mo man lang naisip tong mga vendor ng Divisoria. Nakakaawa. Eh, mabuti kung nasa normal na panahon tayo eh. Pandemic tayo eh. Hanggang ngayon, pandemic pa rin eh. Hindi pa rin normal ang sitwasyon natin ngayon. Kaya bakit naman ganun, Yorme? Nakakaawa naman tong mga to. Mga ito yung mga taong dapat mong pinoprotektahan. Hindi yung pinahihirapan mo pa lalo. Lalo na ngayong pandemic. Go. Bila. Hindi ka pa sinisilang hayop ka, nandiyan na sila. Kung may karapatan ka, mas may karapatan sila. Hindi mo man lang nirespeto, pinaalam, sinabotahe mo sila. Dahil saan? Dahil sa pera. Ganyan yung mga taong walang kabusugan. Paano mabubusog yan? E paalis na yan. Sa tingin nyo, pag natalo yan, makikita nyo pa sa tondo yan? Pagkatapos ng eleksyon, napakaswerte mo kung makita mo pa yan. Kung batang tondo ka, alam mo yung ganyang galawan. Parang kalaban mo lang yan sa kalugtansan. Pag lumabas yung pato niyan, kakamig, tapos tatakbo yan. Ikaw naman, Lenny. Ano to? Pati building may tao. Huwag niyong sabihin si Buyas to. Napaka-over naman pati to. Sa building, sinabit niyo yung tao. Eh kung malaglag yung mga yan, masasabitin niyo yan, yung taas-taas niyan. Eh kung makabitaw yan, hindi pumutok pa ulo niyan. Ikaw kaya isabit ko dyan. Baka kahit tapos na yung rally, sumisigaw ka pa dyan. Yung mga supporter nyo talaga papatayin nyo. Ginagawa nyo na nga sibuyas, tapos pati sa building, isasabit nyo. Tapos ano ba to? Hakot o karaban? Puro Hello Kitty yung nasa loob, tapos yung pinto nilagyan pa ng harang. Nahiya pa kayo sa lagay na yan? May harang na, nakamas pa. Ang bilis na nga ng takbo, nahiya pa. Marunong din pala kayong mahiya. Huwag na kayong mahiya. Ito nga, hindi nahihiya, persona nung grata. Siya lang yung vice presidential na mukhang grapata. Yan si Walden Bello. Laging nag-aamok sa debate, kala mo nakainom ng gin pomelo. Laging pa-star, sarap pukpukin ng yelo. Napakasarap ng channel ko. Lahat nasasabi ko. Pati yung idol ng idol nyo, binubugbog ko.
ay siguro ko liliit yung mundo mo. Mararanasan mong magkaraban sa bahay mo. Pag nabarubal ka, para kang binagsakan ng malas. Di ba tumatakbo ka? Tatakbo ka ng paatras. Wala nang mga suki, Binenta, Divisoria, milyon, milyon, bilyon, bilyon, at iba pa. Ayun, mga nongnis, kayo mismo, anong masasabi nyo dun sa ating napanood na video ni Idol Ben Barubal? Nakakaawa yung mga, yung vendor, di ba? Biro nyo, una, tataasan pa ngayon yung, ano, yung kanilang renta. Tapos, walang pasintabi, nagulat na lang sila, yung Divisoria ay ibinenta na pala. Mabuti kung sa paglilipatan sa kanila, kung meron man na paglilipatan sa kanila, ay ganung kalakas din ang kita nila katulad ng sa Divisoria. Eh, ako honestly speaking, bata pa lang ako. Divisoria na yan eh. Ibig ko sabihin eh, ganun na kasikat ang Divisoria. Puntahan na ng mga tao yan. Hindi lang ng mga taga Maynila, kundi ng taga iba't ibang lugar. Dito sa Metro Manila, pati ng mga karatig lugar ng Metro Manila. Dahil yan ang sentro ng mga kalakal dyan sa Maynila. Na pagka sinabing gusto mong makamura ng mga bilihin, punta ka ng Divisoria. Pero dahil ibinenta ni Yorme sa private sector ang Divisoria, paano na? Paano na mga vendor doon? Paano na Maynila? Baka mamaya, hindi lang pala ang Divisoria ang naibenta sa private sector. Kaya, mga taga Maynila, mayroon pang panahon, mahaba pa ang panahon. Kaya kung ako sa inyo, magsaliksik kayong mabuti para sa kapakanan ng inyong mga kapwa taga Manilenyo. At the same time, magsuri kayong mabuti. Dahil, nakakaawa naman ang buong Pilipinas kung masasayang ang boto ninyo. Dahil nagawa na niya dyan sa Maynila, hindi malabong magawa niya sa buong Pilipinas. Kaya ako sa inyo, mga nongnis, be wise. At saka, timbangin niyo mabuti yung inyong magiging pasya pagdating ng halalan. So, sana po nagustuhan ninyo itong aking reaction video. At para sa mga bagong taga-subaybay ko, please do subscribe and care to share this video to others para malaman ng iba na hindi pa nakakapanood ng video na ito o ng video ni Idol Ben Barubal kung ano ang totoong nangyayari sa Maynila. So paano po? Hanggang dito na lang. Sana na nagustuhan ninyo ang video na ito at kung meron kayong gustong i-share, don't hesitate na mag-comment po dyan sa baba at kung meron kayong gusto na i-react natin, please comment down below para po mas meron tayong maidagdag na mga vlog, na mga reaction video. Doon lang tayo sa katotohanan palagi, mga nongnis. So paano po? Hanggang dito na lang, paalam at salamat po sa panonood. Let it go.